Okay, so Novaria Eve combo, nakikita naman natin ito before. Sobrang lagkit at sobrang layo na kanilang kayang abutin. Uh-huh. Thing is, meron kasing Lancelot na pwede pumunta sa may backline. Sa yung Akai, hindi ako entirely sure dito sa kakayanan niyang mapigilan yung pagpunta sa may backlines. Pero parang siya yata yung pupunta dito. So sasabayan ng Ego. And I do feel like this is one of their answers sa isang Nether Realm na siguro paghihiwa-hiwalayin nila kapag na nagdikit-dikit na. Mukhang anti-Ube lineup kung if I'm thinking about it too hard. Pero at this point, I do feel like meron naman talaga silang range and control. Yun yeah. Ang meron talaga sila with their two key picks, which should be the Eve and the Novaria. Nanalo na ang Onyx sa ating game number one. Game number two, makakita na naman ba tayo ng sweep to end today o makakabawi ba ang mga Orcas? Let's enter game number two. Ngayon ay hawak muli ni Yoshinu yung nagpakitang gilas na show niya nung game number one. At exciting to see kung ano nga ba ang iahatid ng Akai Carl DZ versus dito sa isa sa mga comfortable heroes ni Ryzen, which is the Lancelot na ginamit nga rin niya noong game number one. Siguro, hindi ko alam kung naririnig ng ating mga audience, ng audience sa ating mga viewers dyan yeah. sa bahay kung gaano kalakas ang energy ng mga Orcas. Talagang sumusuporta sila ngayon sa kanilang kuponan. At si Yoshinu, mukhang mahuhuli lamang nung bahagya dito. This is 2v3, mukuha ata ni Carl Tizzy. And sa ngayon, mukhang nauuna ng konti ang Echo in terms of rotations as we head on to a short pause. Burrito, sa mga nakikita mo ngayon, no, tingin mo ba magkakaroon tayo ng malaking laban agad in our first turtle fight? Feeling ko, pwedeng tipirin muna ng Onyx yung kakayahan nila dito sa first part ng game. Naalala natin yung laban nila kahapon sa RSG na sinabi rin nila na games 1 to 3, sila yung lamang. And yung tempo na ginagawa nila doon, isinasabay lang nila against sa RSG. Mabagal ang RSG, babagalan lang natin. Pero depende pa rin para sa Echo dito kung raratratin nila. Kasi Akai to eh. So parang ang hirap sumabay, if ever, kapag naipit ka and meron na itong heavy spin. Diba? Kailangan lang gawin talaga ng RSG dito. Ng Echo, hanapin itong si Ryzen at i-poke na mapababa yung buhay para bumaba yung kumpiyansa niya to contest the turtle. And sa screen natin ngayon, makita natin si Daddy JP na recently lamang ay nakapag-score ng kanyang MBL MVP title at ngayon na naglalaro na naman muli sa MPL kasabayan ng ating mga M4 World Champs na Echo. Ito talaga yung parang sabihin nating napagandang story ang tignan yeah. sa loob ng esports dito ng MLBB kung saan hindi naman parating pataas. May pa-zigzag-zigzag pero at the end of the day, yung sipag at tiyaga talaga ang makikita natin kapag tinitignan si JP. Ito na yung pinakamatinding comeback na inaantay ni JP. No, pero katakataka, no, kailan kaya maglalaro itong si Yawi? Feeling ko, nire-reserve nila, no? Alam ko may mga naghahanap na kay Yawi dyan, even sa mga comment sections natin, no? Pero, parang sa ngayon gumagana pa rin naman. And, in fact, napakaganda ng nagiging resulta ng bawat laro na nilalaroan dito ni Daddy JP. Pero, dito naman sa Echo, sa Onyx, yung debut game ng dalawang players na nabanggit natin, itong si Yoshinu at si Gem, magugulat ka na kayang-kayang sumabay sa mga world champs, di ba? You could see the confidence na talagang alam nila na nag-prepare ang mga ito for their debut in the big league. Pero si Sanford ata, dudugo lamang ng bahagya kay Ryzen. Ang sakit naman ni Ryzen, hindi ata semi-tangsilot yun. Damage Lancelot yung sakit eh. Mamaya-maya tingnan natin. Kasi naka-killing spree siya eh. So most likely, baka idadali niya ulito sa hybrid type na naka-physical and naka-defensive na item. Pero tingnan natin sa emblem build brought to us by FWD Insurance. Itong tenacity para kay Nets. Mukhang naka-depende nga siya talaga na may konting insurance. Of course, kanya katapat is Bruno. So dadating talaga sa point na magiging below 50% yung HP niya. At biglang magkikikin na nga yung pagiging makunat doon. At medyo nasaktan si Ryzen sa body slam na yun. No? Naramdaman niya ang buong bigat ng isang Akai.
Pero Benny Cutie goes level 4. Di niya ibabato ang worldy, pero makakabag-depensa naman sa may bandang top side. First turtle, paglalabanan na ng Onyx at Echo. Meron pang heavy spin dito si Carl TZ, pero isusuko na ng bataan ng Onyx Philippines. Pero doon pala sa may bandang itaas, pag-inaplano sila at si Benny Cutie ang unang na-punish. Onyx takes that first blood. Ultra fast execution mula dito sa Onyx, taking the first blood doon sa bandang itaas. Muli, ganito na naman ang nakikita nating trade pattern for Echo, nagbibigay ng kill para sa turtle. Yeah. Maganda dito para sa Onyx. However, I see Benny Cutie yung nabigyan nila at napaka-crucial niyan. Nakita natin na yung decision ng Onyx ay kung ibigay na lang yung turtle dahil alam nila na bilang isang Akai at kanilang hero kasi ay isang Lancelot, madaling makuha ng isang Akai yung control dun sa may turtle kasi uulti lang naman siya tapos kukuha siya ng retreat. No matter what happens, meron siyang malaking advantage kasi sabi na natin kayang i-dodge ni Ryzen yung isang proc maybe nung heavy spin pero hindi lahat. At si Nets, no, medyo na, actually hindi medyo, kanina pa pinagtitripan ni JP, bantay sarado kay Benny Cutie. At talaga namang mararamdaman mo ang sakit ng isang Novaria, kailangan makapag-sustain dito ni Nets, aka Taste Pogi muna tayo. Yeah. Actually, kung papansinin natin, nakapitalize na nga yung energy studio sa may bandang itaas. And Yoshinu, nagsisilbing body bag para lang ma-hold yung mga minions. Pero dito sa may bandang gilid, Super Prince, hinahabol ni Cardis, doon yung Valley Slam. Natatakan siya din siya ng Tai Chi, pero may ipit din yung aray, gagawin. Sa dito, with that ultimate, at si Nets ang napuruhan doon, pero wala namang mamamatay. Oh. Kamunti ka na si Nets doon, Wolf talaga. Oh. Kung saan siya tumapak, doon nila paglahat. Yeah, pero ang magiging effect nito is baka matinayan siya ng mga minions sa may top. In fact, ganun nga yung mangyayari. Isang gold cart ang kailangan kunin dito ng Onyx kasi push na lang dun sa may top lane. Ang nawala dun is sa konting farm dun kay Nets. Maagad to maliliit na bagay at 4 minutes, sobrang critical nun. No, at ngayon, lalabas na ang pangalawang pagong ng larong ito. May maliit na kalamangan ng mga orka, around 400 gold lamang. Pero mukhang ibibigay na naman ng Onyx ang turtle. And this is very interesting because this time around, parang hindi sila makahandle ng trade para sa turtle na to. Yeah, pero ang maganda naman ginagawa dito, no, hindi rin sumusuko itong si Gem. Binibilisan niya yung pag-cut niya ng mga minions dun sa lane niya para makasama kagad at makatulong kung saan man pinoforce dito ng Echo yung mga nagiging teamfight kasi kailangan siya rito eh. Okay. Ang kailangan gawin ng Onyx is take advantage yung kanilang back row game na pwedeng gawin. At nakikita naman natin yun with Gem already starting sa pagkat ng mga minion wave. And but then again, Echo, ang kanilang malaking advantage yung kanilang teamfight. Imagine, nakita naman natin Eve, tsaka yung ultimate TZ. And then of course, the Novaria with the ultimate din para makita lahat ng mga members ng Onyx. Napakalaking bagay. Oh. At yung Eve plus, alam naman natin, Eve plus Novaria. Napakalagkit. Oo, oh, hindi lang malagkit, masakit din. Kumbaga parang nadulas ka na nga, nadapa ka pa paulit-ulit. And grabe ang ginagawa ng Echo ngayon with the control that they have. But still, hindi pa naman lumalaki ang kanilang gold lead. Benny Cutie, swap lane na ang call. Mukhang hahanapin nila ang Tori doon sa may bandang ibaba. Item check muna, hatid ng FWD Life Insurance. Meron ba tayong mapapansin? Nakakaiba dito, Wolf. Dominance Ice na pinrioritize si Sanford, maybe. Kasi parang kailangan din nila ng konting magic defense, I would say. Kasi kailangan may pumronta. Pero syempre, kailangan naman eventually Dominance Ice din. The fact na inunan to ni Sanford makes me think na parang bakit ganun yung kanyang naging decision-making dito sa game na to. Napakahuna talaga ni Carl TZ rito. Pero dun sa may bandang ibaba, nakakuha na rin uli ng Tore dito si Benny Cutie. Habang Carl TZ hahatakin, 4 members mula sa Onyx ay nandun na para sa follow-up. Pero heavy spin lamang ang ipinangsagot niya doon sa Way of the Dragon at Gem versus Benny Cutie. Tignan mo naman, bumabakat. Bumabakat yung sipa. Ginawang punching bag, pero si Benny Cutie nahuli ata. Uy, nagdash siya rito. Wala na ata siya patakas ngayon. Papasok na rin. Nandun yung ultimate mula dito kay Super Prince. Babagsak si Yoshinu. And the Ryzen dito makakuha din ng isa. 1-for-1 na magiging palitan. Pero hindi pa atatapos ang Echo dito. Sanji at si Gem ang kanilang pinupulutan. Pero sabi ng Onyx, okay, atas muna tayo. Ang sarap naman na pulutan itong Yura, no, Andy? Kunat na kunat. Grabe.
At talagang ito yung tipo na alam mong injured na injured ang buhay niya. Talagang bumabalik lang. And Gem right now on his second game in MPL. Ramdam mo, nasasaktan siya sa mga sipa ni Benny Cutie pero Kibs lang. Nandiyan naman. Kibs lang. Yeah. Sabi nga nila. Itong si Benny Cutie ang medyo kailangan i-solution dito ng Echo. Although malaki pa rin yung lamang ng Echo dahil doon sa mga napupush nila. The fact na mayroon ng two deaths doon sa kanilang Bruno, hindi ganun ka tanggap-tanggap. Pero mukhang na-teamfight sila sa gitna. Yun na. Master Echo nagamit Yoshinu. Eh sinisilip lamang niya kung sino yung may pagkakataon niyang sipain. Kasi available pa naman yung kanyang flicker dito. And napansin ko lang pala, no, naka-quantum charge itong si Cho. So, kaya pala ang bilis na napansin ko. Oo. Speed. May ano siya, may bukod sa passive niya na nagdadagdag ng damage eh. Meron din siyang nagdadagdag ng speed. Speed sa kanya, pampabilis. Oo. Ng kanyang paglalakad. Then, kadalasan no, nakakita tayo mga concussive blast yes. Na Cho. Pero nauuso na rin ang mga roamers na naka-quantum charge. Kanina lamang, kung babalikan natin ang Smart Omega game, nakakita tayo ng Kufra ni Chaknu na naka-quantum charge din. So, kanina sinabi natin na clear saw doon sa first item ni Sanford ang kanyang unang ay kinuha dominant size, which I think na kailangan nila ng magic defense. So, ngayon, nag-radiant armor na siya. So, sabi lang ni Sanford sa atin ay, huwag kayong makulit. Kukunin ko rin naman yan. Huwag lang, ano? Huwag kayong excited. Mag-antay lang kayo. Antay lang kayo. So, ngayon na, okay na. Goods na for the XP laner para sa Echo. And definitely, pwede nilang activate yung kanilang team fighting. Oh, medyo delikado si Nets doon, no? Mag-isa, pero naka-push naman ng top lane. Pero si Benny Cutie, nahuli na naman nata ulit. Uy, nasipa siya rito. And Benny Cutie, uy, tumash wow. In! Napakatapang. Kaya wow. Lang, hindi sapat yung kanyang damage. Andito na yung responde mula sa Echo. Pero lalayo na kagad Yoshinu and Ryzen. Pero tingnan mo yung damage. Andito na rin yung river manipulation. Sino ang kanyang atakihin? Andun yung Torno. Ako? Parang ikli lang mabilis. Yung mga minions, iligtas pa rin ng Onyx sa pagkakataon na yun. Mukhang nawe-weather ng Onyx ang Storm. Benny Cutie, 0-3 in this game. Exactly. Sobrang uncharacteristic. Na nakita natin naglalakad dun sa may river etong si Benny Cutie. At may apat na members ng Onyx doon. And he thought na pwede niya mapatay ni Super Friends. So Super Friends actually played that well. Yung mga hatak, pati yung kanyang pag-flicker out ay saktong-saktong timing. At napilitan yung Echo na ibigay yung kill doon kay Benny Cutie. 3 deaths tapos wala na siyang purify sa ngayon. Parang medyo mapapadelikado ang Echo doon sa upcoming na Lord fight. And Wind of Nature pickup para kay Benny Cutie. Magiging crucial ito para iwasan ang burst damage na manggagalin kay Ryzen. And Echo still ahead by 1.5k gold lead. Sila ang hahawak sa pinakaunang Lord ng larong ito. Yoshinu and Super Friends still looking for an angle. Hindi pa naman binabato ni JP ang kanyang mga abilidad. Pero yep. Si Yoshinu ngayon mukhang tatakas naman. Hindi pa nila sisimulan talaga ang Lord. Talagang sinasayaw lang nila. Yun nga, si Cartz eh, kinukulit lamang dito ni Gem at hinahawakan lang ni Sanford itong Lord. Eh, by the way, ang ganda ng ginagawa ni JP, no? Dinalapagan niya ng mga Astral Meteor yung mga damo para walang makatambay doon. Kasi nag-check na si Yoshinu, ayan yung pag-seep. No? Tingnan natin kung sisipa nga ba siya dito. May Jet Kondo at tumatama pa yon. Pero pababa na ng pababa yung buhay ng Lord, ha? Oy, padelikado na ng padelikado para sa Onyx. Echo ang may control ng Lord. Sila ang susubok umatake at Sanford ang mauuna. Ay, yung penalty zone habang si Gem ay napalayo na nga lang at si Ryzen ay nasa likuran. Sino ba ang target niya? Si JP ba? Pero si Cortez, makukuha yung unang Lord ng ating game. Ngayon, takbuhan muna ang mga Sonics. Phantom Execution ni nagamit na nga rin. Critical ang kinigan nila mga buhay heavy spin. Ay nagamit na niya pero masyadong makatina yung mga normal hits na nagagaling dito sa Onyx. May ipit ata si Ryzen. Meron pa siyang puncture? Yeah, meron siyang puncture dito. At talaga makikita mo kung yung paano niya i-utilize bawat skills na meron siya. Safe naman ang ginawa ng Onyx. Wala pang bumabagsak sa kanila pero ang aggressiveness ng bagyong Benny ay nagpapakita na. Grabe! 0-3 pero matapang at masakit. Whew, that's Bruno dealing the damage. Nakita naman natin na masakit din talaga. At meron ka rin siyang Wind of Nature so hindi siya masyadong takot. At kinocomment natin nung yung Onyx Philippines sa kanilang Lord Dance. However, this time yung kanilang decision ay medyo nasa sugal pa. At maganda yung pagkakagamit ng ultimate doon ni Sanji. Forcing agad yung flicker mula doon kay Nets. At si Super Friends, hindi niya alam kung paano niya gagamitin yung ultimate niya kasi nahiwalay sa dalawang units yung Onyx. Tatlo doon sa may backlines, dalawa naman doon sa papunta doon sa likod ng Echo. And Carl Tizzy, not even having to use yung kanyang heavy spin doon sa may Lord Dance, ay na-secure nga yung Lord. And that's great for the Echo squad. At dahil nga level 1 Lord lang iyon, ay madaling na itunaw ng Onyx ang pinakaunang Lord na ng laro. Pero mukhang
Napindot. Napindot ata ang Netherrealm for the side of Onyx. This might just be crucial for the side of the Orcas dahil hindi pa sila tapos mag-push sa base ng Onyx. Ibaba naman ata ang kanila magiging bundariya. Ginamit na yung real-world manipulation para lang masigurado na makakapagpatumba sila ng third dito. Ang ganda ng pinapakita ng Echo. Yep. Ang ganda ng pag-punish nila. Nakakita sila ng isang spell na ginamit automatic. Inagresibuhan nila yung bottom lane. Taking advantage of the big minions, sabay gamit ng RWM para ma-secure yung tore. Ay, si Yoshino na kagad ang iipitin with a heavy spin at pinagtulong-tulungan dito ng mga Orcas. At ngayon, ano ang kanilang magiging punderya? Pwede silang tumuloy dito sa may top lane at kalat-kalat muna ang Echo. Inuubos lahat ng mga resources na sa paligid nila. Napakalinis na execution mula sa mga Orcas. Eh, talagang naipit nila si Yoshino at hindi na makapag-shun po at hindi na makatakas pa. Mukhang si Ryzen naman ata ang sunod na mabibigyan. Pero makakatakas naman eh! Startboard! Wow! Flicker penalty zone! Pero nanganib ang kanyang buhay doon. Super Frenzy, makakakuha din ng kill. Pero ito yung sagot. Meron pa rin siyang ultimate dito. At si Sanji ay hindi titigil. May sunog mula sa kanya. Pero nandun yung Sipa and the Flicker. Ryzen with a kill. Oh no! Pumasok pa sa may bandang Ryzen! Kurang. Dalawa ang kanya mang huli dito. JP is down. Habang si Benny Cutie at Benny? Si Carl. Yoshino! Umaatras na nga rin. Nandun pa rin yung Jit Kondo. Pero kakayanin ba niya yung damage? Benny Cutie umi-sticker pa. Jem dito ay matutunaw din. Ngayon takbuhan muna ang kumuna ng Sonics. Dalawa lang ang natira sa Echo. Pero ang ipay ng mga puso nila. At dito na natin makikita na bumalik na ang bagyo. Mapigilan man ng saglit ay sasakit at lalaki pa rin. At nasulit ulit niya yung Worldy. Nakita naman natin na hindi ganun kadaling tunawin ang isang Uranus. Pero kasi nagbalibol yung dalawang members ng Onyx, pinaghatian yung Worldy na nakita natin mula kay Benny Cutie. Well done. But still, Onyx, commendable yung pinakita ng Super Friends. Even baiting out yung real world manipulation. Ay, pero wow! Nasa flicker kasi si Sanford! Natunaw dito si Sanford at yun makikipagsabay na ako. Oh my goodness! Super Friends! Makakapatay nila habang shutdown para sa kay Carl TZ rito. Ryzen versus Carl. Sanji! Pero may imobilan siya dito. And Sanji with a double kill. Crucial kill para sa kanilang kupunan at kailangan munang dumipensa ng Echo rito. Grabe yung position ni Sanji yun, ha? One of the best real-world manipulations na nakita ko ngayong araw na to. At sobrang bilis niya na takedown. Hindi na siya nag-ano, you know? Hindi na siya nag-pa-slow. Talagang tap-tap-tap na lang. Oo, diba pwede mong i-swipe slide, kasi? Oh, slide. Hindi slide. Oh, yun nga daw yung ano, yung combo, slide, tas tap-tap-tap. Pero alam ni Sanji na damage ang kailangan niya. Yep. Mas masakit yung tap. Laking bagay din kasi talaga, no, nga pag nakapitan ka, nung ultimate din JP. Uy, pero hindi nila isinusuko ang laban na ito. Retribution ni ginamit. Andito na yung pag-ipit si Super Prince versus 3 JP dito. Sinasako lamang talaga niya. And TV Party, kasama ba ang mga stickers? Ang mga Echo ngayon ay unti-unti lang sumusugod. Pero speaking pagsugod, Ryzen dito ay nagpaparamdam din. Retri ay ginamit na niya para lang ma-secure yung purple buff. Grabe yung nagiging laban na to. Close game. 4K gold lead para sa Echo at mukhang susubukan pa nilang palakiin ang kanilang gold lead. Item check mula sa FWD Life Insurance. Lock build na pala ang mga gold laners natin dito. Pumasok na ang kanilang mga late game insurance. Mm-hmm. Makikita natin na para dun sa may Onyx, eh ang kanilang nagiging stalwart. Wow. Kanilang defender is Super Prince. But every time na matatalo na dun si Super Prince, dun sila nangyayari. Dalawa. Still, siya yung commentable dito. Dalawang sipa lang si Jem. Ayun, isa, dalawa, tatlo, apat. Oh, arayin ba? Sabay! Tikang pamamatay! Lima lang ang ibinibilang dito ni Benny Cutie. Pero parang uunahin na si Ryzen. Makakatakas din. Andun yung altar. Habang si Sanford dito, sakto sa tatlo! May pagsipa rin ang gagawin. At unti-unti bumabagsak ang Onyx rito. Itutuloy nga ba nila? May pagdash in. Habang si JP ay babagsak Ryzen? Din. At ngayon si Sanji naman. It down to 30. Ryzen! Ryzen! Look at the damage! Oh my goodness! Poprotektahan niya dito si Sanji at magiging matagumpay ang kanilang pagdepensa. Pero hindi pa tatapos. Wow, si Carl TZ ngayon ang tinatarget ni Ryzen. Pero it's a 3v3 in the top lane. At si Benny Cutie ang bumabawas sa tatlo. Napasakit at ang worldy two-man ulti mula kay Sanford. Si Jem ay babagsak. Marami ang pulutong ng mga minions dito. At ang game 2. Wow! Ay mapupunta sa mga Orcas. That winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance.
ang ganda ng ginawa ng Echo in game number 2, kung saan kahit medyo na behind si Benny Cutie ay binigyan pa rin nila ng espasyo at tsansa na makabawi muli. Sobrang commendable mula doon kay Sanji in the last two clashes na nakita natin. Sinabi mo nga, it's one of the best RWMs na nakita natin in a long time. Tapos, yung flicker bait niya para doon kay Ryzen. Ang ganda nung pinipirmahan na ni Ryzen eh. Ino-autograph na niya. Nakakuha na siya ng isang importante kill. Tapos, follow-up sa rin niya with a kill onto Sanji. Pero si Sanji, tamang-tama yung paggamit ng flicker. May isa pa ang bagay na gusto.